good news mga kabayan, ating talakayin sa videong ito ang magaganap na pamamahagi ng cash assistance bukas September 24, 2022 at posibleng extension ng pamamahagi. Kaya siguraduhin tapusin ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod na video. Sa lahat ng mga magulang at mga estudyante na naghihintay na makatanggap ng educational cash assistance mula sa DSWD, bukas na September 24, 2022 ang huling araw ng cash payout para sa mga nakapag-apply nito. At sa pagsisimula nga ng linggong ito, ay naglabas nga ng bagong update si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez tungkol ito sa posibleng extension ng pamamahagi ng educational cash assistance. Narito ang pahayag ni Assistant Secretary Romel Lopez. As extension ng payout, yung bago po sa extension ng payout, hindi pa naman po tayo tapos. May isang Sabado pa tayo na nakikita itong September 24. And then, yung ating pong pondo, sapat pa naman. Kung ito ka nagkakamali, nasa 300 to 400 million pa yung nalalami natin na pondo. And then, para nag-average tayo ng 100 million. 100 million na pondo na na-disperse natin kada linggo. 100 million to 200 million. Ganyan yung mga disbursement natin kada payout. So, nakikita natin enough po ito hanggang September 24. Yung extension beyond the September 24 pinaplano, pina-fine-tune natin kung meron pa talaga. Kasi ang nakikita nga natin yan yung possible na one-time, big-time na payout na per district. Yan ang inaayos natin. Kailangan natin paglilinaw talaga dyan kagaya nitong ating naunang educational payout. Yan po yung subject sa availability of funds. Kung may masisino pa tayong pondo, well, most probably talagang magkakaroon. Kasi tandaan natin yung nakikita natin na extension beyond September 24 per district na wala na naman tayong inaasahang ibang pondo dyan kundi pondo rin ng disability. Kung may hihingin man tayong tulong sa mga mababatas, kasi per district, tulungan lang tayo magkaroon ng payout center para doon sa ating mga kababayan. Pero other than that, wala nang iba. Malaking tulong talaga ang cash assistance na ito sa mga estudyante na walang pambili ng kanilang gamit o pambaon na rin sa pagpasok sa eskwelahan. Kaya naman, ninanais ng ilan nating mga kababayan na magkaroon ng extension ng pamamahagi ng cash assistance na ito. Ikaw kabayan, anong masasabi mo sa balitang ito? Komento lang yan sa ibaba.